Yon. Hi guys, good evening. Dr. Junji Arapan here and welcome to my the first stream, first live stream of my other YouTube channel. This is the YouTube channel called Your Resident Body, and this channel is for medical students, medical interns, clerks, or anyone in the medical field. Here we give advice, yung mga kagaya ng gagawin natin tonight, yung mga life happenings as a general surgery resident. Currently, wala pa lang si Dr. Gelo. Mukhang may inooperahan pa or something. Hindi ko sure. Pero we are in contact with him. Ayun, mukhang nagbabadya na. Wait lang ha. We're just fixing some technical issues kasi the platform that we're using is StreamYard. Hindi siya parang Zoom lang. It's different. So, okay. May sineset up na lang tayong konti pa, no? So, tonight, magkukwentuhan lang tayo regarding the, regarding our, with, sorry, hindi pa ako, bagong gising ako eh. tonight, magkukwentuhan lang tayo regarding yung surgery, yung residency aspect niya. Kasi, most of you guys ay hinata kong manood nitong stream na to. I don't know if saan yung nakuha tong, link for the stream. Maybe you're a subscriber na of this channel or nakita niyo yung post ko sa Twitter, which is amazing kasi ngayon lang ako nagkaroon ng ganung tweet na almost 100 plus people yung nakakita and nag-like, and also ang dami ring nag-retweet. First time ko mag-aroon ng ganun. So put it in the comments kung saan nyo nakita, no? Kung kayo ay batchmate ni Gelo, welcome to the show. Alam ko namang may mga kanya-kanya na kayong residency. Pero thank you for the support. Kahit pa siya, kahit medyo konti lang yung viewers natin, kasi medyo maliit lang yung channel natin. And, you know, hindi ganun ka-active yung mga med students dito sa YouTube. For future generations, mga ganun, for their use. So, Dr. Gelo was here na. Medyo nag-aayos lang siya ng internet connection niya. Kasi medyo chubby daw ako eh. So, sorry. Ayan. So, hintayin lang natin, no? He will be here in a while. So, ayun. Kamusta kayo? Paano nyo pala na ano tong stream natin? If you came here from the Twitter page, which I hope doon kayo nanggaling kasi mukhang nandun yung mga bagong graduate na bagong take ng board ng mga interns. So, ayun. Alam naman natin na isa sa mga pinaka mahirap na decision sa buhay natin yung pagpili ng residency kasi yun yung gagawin mo for your whole life eh. Hindi lang siya iisipin mo, ay, 4 years lang yan. Parang nag-take ka lang ng isa pang course or 5 years when it comes to surgery. Pero, pag-graduate mo, yun ka na forever. So, he's just fixing his internet. Hindi ko alam kung asan siya eh. Mukhang, hindi ko alam kung nasa bahay siya or nasa dorm or something. Hindi ko sure. Pero, ayun. Bigyan lang natin ng konting time si Doc. Kasi, currently he is in Batangas eh. Siya na yung magdi-discuss nun mamaya.
Hintay lang natin yung ano niya. So, meron ba ditong mga ano, mga interns or clerks in the ano, in the stream? I hope you guys ano, I hope you guys join our conversation para matanong niyo din yung mga gusto niyo itanong, yung mga kinaka-curious san niyo sa surgery residency, kasi most likely naman kaya kayo nandito kasi binabalak yung maging mag-resident, mag-surgery residency. Yan. May, parang kulang ako sa words tonight. Kulang yung bilang ko ng words. Hmm. May mga inaayos lang na bagay na bagay-bagay si Doc. So, okay, wala na akong masabi kasi in-expect ko batuhan kami ng questions eh. Kaso, ayun nga, hindi naman mawawala to eh. This is, ano eh, the new normal eh. So, wala. In the past year, ilang beses na ba kayo nagtanong na sa mga katrabaho nyo na nasa Zoom? Naka-on ba yung mic ko? Can you see my slides? Yun yung palagi, di ba? Recently, this past year. Can you see my slides? Hindi mo sure kung nakikita nila yung pinipresent mong slide or kung nakikita nila yung buong PowerPoint window mo, which is nakasulat pa dun sa baba yung mga notes mo. Ako pa naman kung mag-notes para kung kausap yun sarili ko na after mo sabihin to, you go here and then you press next kasi ganito yung next slide, tapos ayun. So nakikita ng lahat ng tao yun minsan. Alam niyo, actually kwento lang. Kasi habang nag-uubos tayo ng oras dito. Ay, nung nursing student ako, I always wanted to be an cardiologist. Pero then nagbago siya when clerkship arrived. Kasi parang lagi akong tinatanong ng mga seniors ko, mga senior residents ko, anong gusto mo, ganyan ganyan. Tapos pag parang natripan ko parang surgery kasi parang angas, di ba? So, surgery yung sinasabi ko ng sinasabi. But then, di ko alam kung bakit. Parang nag-shift siya somewhere, sometime during internship na parang naisip ko, mag-IM na lang kaya ako. Parang mas okay sa akin yung IM. So, ayun. That's why I went into internal med first, no? So, pero I was curious then with surgery. I think lahat naman at some point parang dumaan sa utak nila na mag surgery residency kahit pa hindi nila kinonsider eh. Kahit pa hindi nila sineryoso, pero at some point parang yun yung parang pinaka highest level of being a doctor, yung surgery, kasi parang magbubukas ka ng tao, tas lalaro-laro mo yung mga nasa loob, tas biglang pagkatapos ng surgery, okay na siya, parang yung dating may bato, wala na bigla, yung mga ganun. So, curious ka talaga eh. And I think, dun sa mga clerks dito, or hopefully, hindi na lang kayo online, nakapag face-to-face na kayo, nakapag-duty na kayo, or mga interns dito, there's something about being there sa OR na pagka nakita mo na yung looban ng buhay na tao, parang, wow! Di ba? Parang kakaiba. So, yan. We're just
testing out some stuff kasi mukhang yung internet ni Doc ay nagloloko. So, alam niyo naman internet dito sa Pilipinas. So, wala namang perfect na internet dito. Kung naririnig niyo yung keyboard ko, yan, siya yung kachat ko ngayon. Yon, so mukhang okay na. So first, let me introduce muna our guest for tonight. Our guest for our first podcast, first live stream from this channel, your resident buddy, Dr. Junji Arapan, ang tropa mong residente. So tonight, we will be having the quietest and the noisiest at the same time na naging clerk ko, the calmest motherfucker ever. Like, nagwawala na kami, parang chill lang. Ganun. Nung intern ako, he is a graduate of DLSU Human Biology in Taft. He had his internship at JRRMMC. Ang daming letters nun. Currently a second year general surgery resident in Batangas Medical Center. My former clerk na pinepair ako bilang J.I. Arapan, ang pinakamadali kong nahatak ma-interview na resident, my boy, Mr. Gelo Beans, the G-man, ladies and gentlemen, Dr. Angelo Ozaeta po. Hello, sir. Hello. Hiningi na ba ako? Oo, sir. Maayos naman. Kamusta? Kamusta? Okay naman. Sorry, mahina lang talaga net eh for some reason. Oo, oh, ayos lang yan. Nag-a-adjust naman yung stream natin sa ano eh, sa internet mo. So, sir, simulan na natin, no? Diba? Medyo weird na. Sinesorry na kita. Dati baliktad, no? Kamusta yung ano? Simulan natin. From med school, na yun na ba talaga yung target mo? Mag surgery? Start pa lang? Hindi eh. Initially kasi talaga yung original plan ko ay medyo mataas yung pangarap ko. Plan ko initially mag-law after. Kaya ako nag-take ng course na medyo accelerated. Kasi yun yung initial goal. Kasi at least mabilis siya. One, mabilis yung unang yung college course ko. For tapos pangalawa, pwede ko siya makuha in yun nga, earlier time. So at least makakapag magagawa ko yung unang inspiration ko na dahil sa mga law or crime na series, mga CSI in a span of around 10 years. So, yun yung initial goal. Pero eventually kasi nung nag-start na kayo mag clerkship, nag-start na mag internship, then you realize na masaya din naman pala sa ospital. Then initially hindi that's ano eh, after studying for the longest time, tapos iniisip mo magtatrabaho ka na lang ba o mag-aaral ka ulit. Then syempre yun yung nasa isip ko nung time na yun. Then naisip ko, ay, feeling ko gusto ko na mag-residency, feeling ko ayoko na maging estudyante ulit. Then thinking of a residency, initially, nung clerkship ako, sabi ko, pedia. Ano eh, parang ayoko pa dati ng surgical. Parang second choice pa siya before. Tapos initially, pedia. Then suddenly, kaya nga feeling ko important yung exposure sa hospital eh. Kasi dun ko na-realize nung umikot na ako sa pedia, ayoko pala. Tapos, wala na realize, nagigising ka sa umaga,
madaling araw, magmo-monitor ka ng baby. Pagharap mo sa pagbukas mo ng pintuan, iiyak yung bata, parang nakaka-drain. Oh. Kaya sabi ko, this is not for me. Di ako naliligayahan. Then sakto, doon ako nainganyo sa every, parang sa surgery na very hands-on. Parang pupunta ka sa kikik. Yung katulad lang din naman siya ng ibang specialty na kikitain mo yung mga patients sa OPD, sa ER, sa clinic. Tapos kikilalanin mo sila. Then eventually may additional lang na more intimate relationship with your patient since you get to do procedures on them. You gain their trust kasi. You gain their trust that they allow you to do procedures on them. Then also, yun nga, yung parang iba yung may hands-on na feeling na parang pag may ginagawa kang procedure as compared to just talking to them, giving them advice, tapos ireresetahan nyo lang sila. Parang may sense of fulfillment na pag may ginawa ka for them na parang, ay, natulungan ko to, ay, natanggal ko yung parang bukol nito. Ganun, parang initially ganun lang eh. Kasi syempre at the time nung clerkship or internship lang ako, ang na-assistant ko lang naman yung mga minor procedures or like hindi masyadong major, unlike now na parang like now is very life-saving. Dati naman kasi yung mga trauma, yung mga emergency procedures, hindi naman talaga binibigay sa clerk or sa intern. Parang more on elective procedures talaga yung ina-assistant namin. And ayun, then suddenly you realize na you get to be a bigger part of their life doing surgery. Kasi you change their body physically as compared to just giving them advice na if they follow, they okay. If they don't follow, wala din. So ayun, parang yun yung isa sa mga bagay na initially pumasok sa akin nung clerkship at intern pa lang ako. Kasi iba eh, iba yung feeling after, kahit nga yung simpleng mag-ano ka lang eh, mag-drain ka lang ng abscess. Parang ano na eh, satisfying. Parang yung sakit kasi niya na relieve mo agad. Yung matagal na matagal niyang pinoproblemang pigsa is okay na. Wala na antibiotics na lang. Eventually after a few days tuyo na ulit. So na siya, may ganun klase siyang fulfillment na you natulungan mo sila agad or na alam mong may na-relieve ka or alam mong may result agad. So kaya okay siya pag medyo gusto mo ng parang acute fulfillment or bigla ang ay umokay siya. So, ganun. Mm-hmm. Talking about intimate, parang I think there's nothing more intimate than surgery. Like someone giving you every bit of trust na meron sila na okay, hihiga ako dito, wala akong malay, and then kung magising ako, nasa sayo 'yon. 'Di ba? Anong feeling mo pagka naiisip mo yung ganong klase ng trust yung ibinibigay sa'yo ng isang tao na kung magising ako, ikaw na bahala, Dok. Parang ganon. Kung hindi na ako magising, yun. Siyempre yung mga ganong klaseng situation, nangyayari naman kasi talaga. Like a few weeks ago or like a few duties ago, pupunta ka sa ER na may darating sa yung patient na unconscious dahil ana aksidente, sabihin natin may acute abdomen, may bleeding sa abdomen, unconscious yung patient. May dumarating sa yun na sasabihin ng magulang ng patient or relative ng patient na kayong bahala. Bigat, sobrang bigat nung, well, sometimes syempre masasanay ka na parang halos araw-araw ganun naman yung nangyayari. Pero syempre sa simula, pag unang beses na ikaw ang sinabihan ng ikaw ng bahala,
iba eh. Parang binibigay niya talaga sa iyo yung one is tiwala and two is yung responsibility. So, yun nga, tulad ng sinasabi ng lahat, with great power comes great responsibility. So, ibig sabihin, hindi porket na doktor ka, okay na, matalino ka, okay na, mayabang na. Pero, ano eh, buhat-buhat mo pa rin yung kung anong mangyayari sa pasyente mo after. Ano siya, sa simula, mabigat talaga siya. Kahit nga yung simpleng nag-try lang ako na, simpleng na first time ko lang mag-opera, na ako lang. Na first time ko mag-opera na wala akong senior na kasama. Parang, sabi ko, sure ba to? Sure ba itong pasyenteng to? Ako talaga. Parang syempre, di naman sila pumipili. Ano? Pero parang, yung unang time na mabibigyan ka ng chance na to step up, to be the main surgeon, to be technically on your own. Pwede naman syempre tumawag, mag-call for help. Pero at the moment in time, ikaw yung main surgeon. Parang kahit nga simpleng appendectomy, parang nasa isip mo na, shit, laking responsibility nito. Kasi what if, ang daming pwede mangyari. What if duguin ka? What if pumutok yung repair mo? Or ano? Kasi anything can happen. Eh. Kasi lahat naman ng opera, may risk. Lahat naman ng opera, lagi mo naman sasabihin sa mga yan, there's no surgery that's 100% safe. Kasi mag-o-opera ka nga eh. Maghihiwa ka. So, ibig sabihin nun, gagawa ka ng sugat sa pasyente niyo. Eh lahat naman ng sugat may kasamang risk yan. So kahit nga simpleng appendectomy, there's a possibility that your patient could die. Which means all procedures, even if it is simple, may risk. Kaya kahit yan ay life-saving, kahit yan ay super emergency or kahit sobrang simple lang. Ang bigat. Mabigat siya. Lalo na kung starting ka pa lang. Siyempre, through experience, parang you gain the confidence. Yung parang medyo yung mayabang ka na. Pero most of the time, siyempre, sa simula, lalo na if hindi ka pa marunong. Lalo na if first time mong gagawa or hindi ka talaga sanay or hindi ka confident gumawa ng isang procedure. Mabigat siya. Parang habang ginagawa mo yung procedure, iniisip mo na, sure pa talaga tong pasyenteng to, ako talaga pinili niya. Then eventually, doon pumapasok yung practice makes perfect. Yung siguro, one of the things that we should consider if you're gonna take a surgical residency, maging OB man yan, ENT or whatever, practice definitely makes perfect. And other than being perfect in your skills, you must also be confident. You must be confident in what you do. And, syempre, other than knowing what to do, you must have the courage to commit everything that you would do for the patient. Kasi, wala eh, pag hiniwa mo yan, yun na yun. May sugat na yan. Mm-hmm. Pag mali yung hiwa mo, yun. Diba? So, dapat marunong din tayo mag-. Yun nga yung isang inaano ko sa mga nakakausap kong clerks, interns, or other med students dito sa channel ko. Like, Doc, saan ba ako mag-residency? Public or government or ano? Or sa private, ganyan-ganyan. Ang lagi kong sinasuggest sa kanila, if you're gonna go into a cutting specialty, go for a government hospital. Kasi, yun nga eh, there's a skill part dun sa specialty nyo. Hindi lang siya puro utak, hindi lang siya puro talino. Kasi may mga, personally, in my opinion, may mga residency programs na
na kaya mong idaan sa talino. Na pagka alam mo, ito yung gagawin, ito yung sunod-sunod, memorize mo lahat ng CPG, memorize mo lahat ng algorithm, ganyan. Kaya mong daanin sa talino eh. And I think cutting specialties, especially surgery, hindi mo madadaan sa talino yun eh. Pwedeng alam mo lahat, memorize mo lahat, pero hindi ka marunong gumawa sa pasyente. Kasi there's a part na, yun nga, pinaka-hands-on na, ano siya, na, na specialization, no? So did yung ganong klase ng thought process, did that play a part sa pagpili mo sa BATMC, sa Batangas Medical Center, as your hospital na pagpapasukan as residency? Totoo yun, no? Yung totoo yung parang sa sinabi mo kanina na hindi lang talino. Kasi syempre na you get to work every day na nakakapagod din eh, sa totoo lang. Darating yung time na oo, alam mo naman eh, alam mo naman na ape, alam mo naman na appendicitis yan, alam mo naman na bukol yan, alam mo naman kung anong management dyan. It's not enough. Hindi enough yung alam mo lang. Parang darating kasi yung point na, oh, alam mo lahat na dumadating sa ER, kaya mo naman yan i-manage. Alam mo nang gagawin, dire-diretso na yan, nasa isip mo na, ay, sige, dumating to ganito, papa-x-ray ako, papa-ultrasound ako. Darating naman talaga yung time na yun, alam mo na eh. Alam mo na anong gagawin. Pero kasi, it's not enough knowing. It's also enough na you survive. You survive in a way na, gusto ko pa ba to? Parang madali lang naman alamin. Madali lang naman ma-practice or tumatak sa isip ko anong gagawin mo. Pero yung ito ba talaga yung gagawin mo araw-araw? Na parang yun yung mas mahirap eh. As compared to knowing what to do. Is wanting to do it every day. Tapos yung sa internship and application. Oo eh, parang dati inisip ko pa gusto ko mag-apply sa government. Kasi sabi nila, hindi naman talaga sabi ng mga seniors, if you want to do a surgical specialty, always try to go sa government. Kasi iba eh. Kasi syempre tayo sa Lasal naman tayo nag-clerk. Alam naman na natin kung ano yung paano yung kalakaran kung sa private tayo mag-clerkship. Kasi wala eh, doon talaga eh. Yung difference kasi, it's sobrang laki. Sobrang laki ng difference niya as compared to being an intern in a private hospital as compared to being an intern in a government hospital. One is, syempre, mas nakakapagod siya. Ayoko naman syempre mag-compare kasi iba naman kasi yung situation. Kasi yeah, syempre, government hospital, you are given more liberation or more liberty or like mas free ka to manage since all of them are charity. Hindi naman sila technically private. They're not paying. Not all of them are paying. So, ang kinatatakutan mo kasi dyan sa private is pwede ka naman kasi makasuhan talaga eh kung may mali ka lang na konting nagawa, konting ibo. Kaya medyo medyo alam gets naman natin bakit ganun lang yung, kung bakit hindi as free or hindi as, or magkaiba yung practice sa government and sa private. Sa, considering ano naman, internship naman is, oo, kasi yun din ang sabi nila eh, parang gusto mo mag-surgery, sige, mag-government ka para ma-expose ka sa toxic, ganito, ganyan. Gusto mo mag... siguro ang isa din sa mga best na pwede nating advice para sa mga gustong... Well, para sa mga clerk na gustong mag-residency after is kung gusto nyo mag-IM, doon ka sa hospital kung saka mag-apply ng IM. O merong internship dun sa area na yun. Example, gusto mo sa Lasal, tapos gusto mo mag-IM,
gusto mag-IM sa Lasal, maganda na mag-ano, doon ka na mag-intern. Kasi parang pinapakilala mo na yung sarili mo sa kanila. Tapos makikita mo kasi kung paano yung program nila as compared. Example, kung yun nga, ako sa Lasal ako nag-clerk, nakita ko kung paano yung residency training sa Lasal. Then, nag-intern ako sa JR. Alam ko kung paano yung surgery residency sa JR. You get to compare. Parang napagko-compare mo kung paano ba yung buhay nila sa private as compared sa buhay nila sa government. And as of now, kung which more or less holds true pa rin naman kasi kung ano yung nakita kong buhay nila sa JR, syempre ibang usapan naman kasi yung Manila and Batangas. Pero kung ano yung nakikita kong buhay nila sa government hospital nung intern ako, ganun din eh halos kung ano yung buhay namin dito sa Batangas or buhay kung paano sa dito sa BATMC. Kasi government din kami. So, comparable sila as kung ano yung parang i-expect mo pag nag-apply ka ng internship. So, yun yung isa sa mga best advice na pwedeng sabihin. Kasi one, you get to see their life and see if it fits you. Kasi ako, syempre, tulad nga nang sabi mo sa akin dati, the chillest motherfucker. Okay. So, yung mga tao, hindi rin nila in-expect eh. Pero kasi parang, syempre ano lang siya, one is kailangan talaga na, kung gusto mo ng toxic, punta ka sa toxic. Kung gusto mo ng benign, huwag kang pupunta sa toxic. Lalayo ka doon. Lalayo ka doon. Huwag. Maano ka, unang pahirapan sa sarili mo. Grabe. Hindi siya worth it, sa totoo lang. Kung ayaw mo kasi, hindi talaga siya worth it. Parang sasabihin mo, ay, ako nag-intern ako sa PGH, pero hayahay lang ako. Parang hindi siya para ipagyabang eh. Parang ay gusto ko lang mag-intern sa PGH para pag sinabi ko, oh, taga PGH ako. Hindi eh. Hindi siya para kasi kung syempre siguro sa iba sa mga non-medical people pag nakita nila ay nag-PGH to madali na. Pero kasi when you go to residency pag ano doktor ka na ay nag-intern sa PGH. Okay. Ganun lang, no? Kasi alam natin kung ano talaga eh, yung sinasabi mo kanina. Ako, nag-residency ako pero hayahay lang ako. Hayahay ka kasi yung trabaho mo most likely ginawa ng ibang intern na kagrupo mo. Oo. Kaya ano yun, ganun talaga. Kung gusto mo talaga ng toxic, doon ka sa toxic. Ano yan eh. Parang syempre, malalaman mo naman yan sa clerkship eh. Kung paano ka magtrabaho, malalaman mo naman yan. Hindi naman siya parang para kasi siyang ano eh, parang tawag dito, habit. Hindi man habit. Siguro lifestyle. Yun, lifestyle. Yeah. Parang malalaman mo na lang kung anong klaseng lifestyle ang gusto mo. Kaya important talaga yung makarotate ka sa clerkship, makarotate ka sa internship. Kasi it's what yun yung gagawin mo sa for the rest of your life. Paano kung siyempre mahirap yung ano, maganda na kasi na-expose ka. Wala namang problema kung may isipan mo mag-residency in a later time. Wala namang problema doon. Pero kasi yun yung gagawin mo for the rest of your life. Kaya one is siyempre kung mag-iisa-isa ka, mag-a-apply ka ng pre-res dito, tapos nga pag gusto mo mag-ENT, tapos saka mo palang malalaman kung ayaw mo pala sa ENT, you're like 1 year in, tapos aalis ka, biglang lilipat ka sa radio, di ba? Tapos pagpasok mo sa radio, naka two months in ka na, ayaw mo pala, hindi mo pala gusto yung ganung buhay, gusto mo pala, medyo gumagalaw-galaw ka. Tapos mamaya, nag-apply ka ng emergency medicine, tapos saka mo palang naisip na, ay, this one's for me. Pero syempre, wala namang problema doon. Wala naman talagang problema doon. Pero kasi,
Wala eh, parang darating kasi yung time na parang sayang. Hindi naman totally wala kang nag-gain. Kasi syempre, experience pa rin yun. Pero that's not, hindi yun yung gagawin mo for the rest of your life. Parang iba pa rin yung nakaunaka. At saka ano rin eh, like, kapag ka nag-residency hopping ka, yung residency hopping na tinatawag, pang ilang residency program mo na itong pinasukan, pagka tiningnan pa lang ng mga training officers or mga chairman yung ano mo, yung CV mo na, ala, naka pangatlong residency na niya to, nag-quit siya nung una, nag-quit siya nung pangalawa, tapos medyo ano ka na nun, medyo sketchy na sila sa iyo doon. Parang bantayan natin 'to kasi baka ano 'to eh. Baka magpi-quit din 'to o parang ganun. Tsaka ano, yung ang hirap noon kapag competitive yung program na papasukan mo. Halimbawa, tatlo yung tatanggapin, apat kayo. Kahit mas magaling ka doon sa iba, may chance na ikaw yung hindi tanggapin. Kasi parang ano nila, sure na ba siya na ito na talaga? Gagawin niya 'to forever, ha? Tuloy-tuloy na niya to. Kasi ang aanuhin nila dyan is ayaw nila na tatanggapin ka nila and then mag-quit ka and then may maiiwan na isang slot na yung hindi nila tinanggap, hindi na nila yun maibabalik kasi most likely nag-apply na yun sa iba eh. So, nangyari yung ano yun eh. Nung alala ko dati na nag-apply ako nung initially. Ang dalawa lang naman kasi na-applyan ko for residency. Sa dito sa Bat MC, tapos siyempre sa JR kasi doon ako nag-intern. Alala ko na ng kalabang ko, ano, 70 plus. Wow! Nag-exam lang ako. Nag-exam lang ako doon. Hindi rin ako natanggap after ng exam kasi 70-something kami nag-apply. Tapos nasa ilala ko na, nasa isang room kami, tapos nagsasalita yung parang TO nila. Tapos tumitingin ako sa kanan, sa kaliwa, so ba daming tao. Tapos sabi ko, talaga ba? Matatanggap ba talaga ako dito? Which is eventually hindi din. Tapos nagkataon yung tatlo kong co-resident, yung dalawa kong co-resident ngayon, kasama na naka-intern din po sa JR. Ayan, nag-message pa sa chat si Trina. Hi Trina. Ayan. So, shout out. Naiiyak na tuloy ako na dyan yung mga senior ko. Hi, Doc Kat. Ayun. Eh, syempre nung ano po, nung nag-apply kami, parang isip ko, patatanggap ka ba dito? Syempre, hindi mababa ng chance kasi hindi naman ako super stellar. Kaya, ayun, nung kaya maganda rin may, ano, may fallback. Kasi other than just applying in one area, pwede ka na mag-apply sa iba. Tapos kung surgery rin talaga naman ang gusto mo, pwede ka mag-apply ng surgery sa multiple areas. Like kung gusto mo sa private, pwede din naman. Kung may iba ka pang hospital na gusto pag-apply, pwede naman. Kasi at the time, ang nasa isip ko lang, ayoko mag-apply sa PGH kasi wala lang. Ayoko lang sa area, ayoko sa culture, ayoko sa ano, parang do hindi ko naman syempre first hand na experience pero based on stories ayoko. Kaya yun yung isa sa mga factor. Tapos pwedeng location, ayoko sa QC, ayoko sa East Ave kasi ayoko ng area. Kaya dalawa lang talaga ina-applyan ko. One is yung sa JR kasi alam ko yung area, okay ako doon. Okay ako sa lugar na yun. Tapos, ang biggest factor is dito sa Batangas kasi dito talaga ako nakatira. So, yun yung ano. Actually, isa yun sa mga iisipin mo talaga when choosing a hospital, eh, di ba? Yung kung saan ka rin magpa-practice. Kasi, isa yun dun sa mga, like, sinasabi ko dun sa mga kaibigan ko, may isa akong friend na ano, na magpipedia siya. And then, gusto niyang mag-apply somewhere sa QC. So, I asked her, saan ka ba magpa-practice? Sabi niya, sa ano? Sa Laguna. Tapos sabi ko, eh, paano naman yun kung sa Laguna ka magpa-practice tapos sa QC ka nag-training? Pagdating doon, sinong magre-refer sa'yo? Halimbawa, OB. Kasi diba, pagkapanganak, i-re-refer ng OB yung bata dun sa pedia. Sinong OB yung magre-refer sa'yo? Wala nang kakilala sa'yo sa doon sa area.
So, bakit doon ka magte-training sa lugar na ano, unless doon ka na rin magpo-practice. Kaso, yun nga, ang hirap na rin mag-practice sa Manila ngayon kasi sobrang saturated na, no? And I would like to just go back to yung sa sinasabi mo na it is very important na nakapag-rotate. Kasi doon sa mga certain departments, kasi doon talaga, doon mo malalaman kung ano eh, kung para sa iyo ba talaga yung isang specialty or not. Kasi doon mo makikita. Like, just sa amin lang, as an example, lahat kaming residents ngayon ng EM sa UMC, lahat kami product ng lahat kami product ng EM rotation as an elective rotation dati. Other than that, sa amin walang hindi galing doon. So, yun yung ipinipilit namin maibalik kasi tinanggal nila eh for some reason after ng batch nyo, tinanggal nila. Tapos may nilagay silang ibang department na wala namang residency program. So, which is weird. So, ayun nga, going back to that. Since mga hindi nga nakapag-rotate karamihan, no? Can you describe or talk about yung paano yung takbo ng buhay mo dyan sa ano, sa BAT MC as a resident? How does it start? When does it end? Does it ever end? Or yung mga ganun. And kung paano yung ano niya, paano yung usual flow of your day, of your week? Sorry, natatawa kasi ako kasi yung mga ka-residente ko nandito silang lahat na iyan. Eh, since okay lang yun. Shout out. ayun. Siyempre, malaki kasi yung advantage mo if nakapag-rotate ka. Kahit clerkship lang, kahit konti lang, isang rotation lang. Kasi, one is, pag nakapag-rotate ko nga, tulad ng sabi ko sa iyo kanina, dati kasi pedya naman talaga yung first na gusto ko. Kaso nung nag-rotate ako sa pedya, unang team pa lang sa bata na naiyak, ayaw ko na. Kaya, ayun, malaki siyang factor eh. Parang hindi mo siya, doon mo lang malalaman if kahit sobrang simpleng-simple lang na magmo-monitoring ka lang ng pedya. Sobrang babaw naman eh. Sobrang babaw nung dahilan na magmo-monitoring ka lang tapos ayaw ka na. Pero kasi kung doon pa lang ayaw mo na, di ba? Parang what more kung sasalo ka ng bata tapos iiyak pa lang, parang ano na yan. Kaya it's important na kahit konti lang may experience mo na, ay, nakapag-rotate ako ng pedya, nakapag-rotate ako ng surgery, tapos na-realize ko ayaw ko. Na simpleng, kahit yung simpleng trabaho pa lang ng clerk, ayaw mo na, di, that's not for you. Tapos yung buhay namin, well, dati kasi parang ano, iba naman kasi yung buhay ngayon as residents in a pandemic as compared to residents during the pre-pandemic time. Kasi nung time na yon, kahit pagod ka, kasi wala, normal naman siguro sa kahit saang surgery residency na kahit nga private, kahit government, wala namang question yun. Na pag pumapasok ka, parang residente ka talaga ng hospital. Like, you stay there beyond the normal hours or normal working hours. Tapos, halos parang doon ka na tumitira. Then, bilang nung pre-pandemic na time, na kahit na halos uuwi ka lang para lang tumakas ng ligo, magpalit ng damit, naabutan ko pa yun eh. Naabutan ko pa yun na kahit 3 months lang. Mm-hmm. Pero nung time na yun na araw-araw kang pagod, araw-araw kang puyat, araw-araw kang napapagalitan. Pero araw-araw ka rin natututo. And araw-araw mo rin na nare-realize na bawat oras na makakapag-assist ka, parang shit, ang saya. Tapos yung unang oras na binigyan ka ng chance ng mga tao na yun nga, mag-opera. Parang
shit, sobrang fulfilling. Kaya... Okay, ayun lang. Nag-lag si sir. Gelo, nawala ka. Wait lang. Tanggalin natin siya. Ang awkward nung ano. Hello, sorry. Nawala. Ayan. He's back. Okay. Sige. Hello, sorry. Nawala. Ayun, so... hello? Wait lang. Hindi gumagalaw yung... nag-lag yung image mo. Pero yung audio mo bumalik na. Pero sige, ito na lang muna. Ayan. Sige, continue. Hello, sorry, rinig na ako. Ayun, sorry. Rinig na. Ayun. Ayun, so yun yung buhay namin pre-pandemic. Na araw-araw papasok ka, araw-araw. Alam mong required sa'yo, alam mo anong required sa'yo, like before a certain period of time, dapat bago mag-rounds yung mga seniors, nakapag-rounds na yung juniors, na dapat alam mo or kilala mo lahat ng pasyente sa service nyo. Dapat lahat ng mga dapat para sa pasyente na gawa mo before pa lang nun sa seniors mo. Yun yung expected eh. Yun talaga yung expected. Tapos kahit na napapagalitan nung time na yun, masaya siya eh. Hindi alam mo yung ano, hindi naman tulad sabi naman kanina is hindi lang naman porket alam mo kung anong gagawin para sa pasyente mo is okay na yun. Iba pa rin yung gusto mo yung ginagawa mo. Iba pa rin yung gigising ka araw-araw ng madaling araw, gigising ka ng kung anumang oras. Tapos, papasok ka. Tapos, ganun lang ulit ang gagawin mo. Ano lang, parang gigising ka, magtrabaho ka, tapos uuwi kang pagod. Tapos gigising ka ulit maya-maya ng konti. Iba yung araw-araw mo siyang pipiliin. Iba yung araw-araw mong gugustuhin na. Kasi kung, yun nga, tulad nga nung kanina, like, iba naman kasi kung alam mo lang, pero iba rin yung gusto mo siya. Kasi pag gusto mo siya, gagawin mo. Kung ayaw mo siya, wala lang. Di ayaw magana. Oh, di wala, nice to know. Parang ganun. Iraraos mo lang. Kasi may mga nag-e-excel naman. Yung mga nagtatap naman ng board exam, magagaling naman sila sa surgery, theoretically. Mm. Pero, di naman nila, well, yung iba naman, di naman talaga nila gusto. So, yun. Yeah, kahit sila, di ba, parang magaling naman sila, theoretically. Pero, kung ayaw naman nila, di naman natin sila mapipilit, di ba? Yes, totoo. So, mukhang nandito yung buong department nyo sa comment section natin, no? I-shoutout na natin, Doktora Trina Regalado, Doktora Kat Reyes, si Luigi Crescencia, Doktora Rubilin Casaw, senior po namin yan. Intern sila, clerks kami. And then, Mark Clarin, Rochelle Monteser, Angel Makatangay. Batchmate ba namin? Ano ba to? Ay, hindi ko sure. Jan Pataunya and Gisela Adahar. So, ayan. Masaya ka pala na papagalitan, Gelo. So, mukhang ano. Ano ka ba? Masokist. Hindi naman masaya papagalitan. Pero kasi, yun nga, yung pre-pandemic kasi pinag-uusapan natin. Like, may gets ko naman bakit din naman ako napapagalitan. Alam ko naman kung saan ako mali. Pero yung araw-araw kasing, yung trabaho kasi dati na kahit na pumapasok ka ng pagod, masaya ka. Pero ngayon, iba lang talagang usapan before. Like, usapan ngayon pala. Iba talaga yung effect ng pandemic for everyone. Kaya, sa totoo lang, ibang story na ngayon. Iba yung impact niya. To one is syempre para dun sa mga audience talaga natin, clerk at saka intern. Iba yung impact nila for them na hindi sila nabigyan ng chance para ma-explore kung ano yung mga mapag-rotate, ma-explore yung mga gusto nilang tahakin sa buhay. Totoo, like I could attest to that.
Kasi lahat naman ng residency mapapagod ka eh. Pero iba rin iba yung malaking factor yung gusto mo yung ginagawa mo. Kahit pagod ka. Like, may pagod kasi na ayaw mo talaga eh. Pero meron ding pagod na, ah, sige, kaya naman, tuloy lang, ganyan. Kasi, ako ah, from my experience coming from internal medicine, sadly, nung naandun na ako, dun ko na-realize na hindi pala ito yun. I thought it was, yun nga yun, yun yung gusto ko talaga. Pero, ano eh, dumating yung point na yung pagod ko was, ano na, hindi mo na maitatawid yung pagod, kumbaga. Like, pagod ka, pero at the same time, hindi mo na rin gusto yung ginagawa mo. Parang, ikaw mismo, nakukulangan na dun sa ginagawa mo, ikaw mismo, parang, hindi ka na fulfilled for the patient, iniisip mo na, parang iniraraos mo na lang and your patient is starting to suffer na parang tinatamad na. Nung panahon ko, tinatamad na ako mag-rounds. Minsan yung clerk, yung intern ko na lang yung pinag-rounds ko. Sila Sander De Guzman, sila pangalan na ito. Nakalimutan ko yung isa. Basta, yun. Dumating yung time na gano'n na, sige, text ko na lang ako kung anong. Tapos parang, doon mo na-realize na kinocompare ko yung ginagawa ko doon sa ibang kasama ko sa residency na. At least, nagagawa pa nila yung, pagod sila, pero parang masaya pa rin sila kahit papano. And I was not. So, doon yung time na nag-decide ako mag-quit. So, for those who are listening here na nagde-decide kung kung anong papasukin nila sa residency, malaking factor yung kailangan masaya kayo. Kasi i-expect nyo na napagod kayo. Mapapagod kayo talaga. As in, pagod talaga. As in, lalo na kung never kayo nakapag internship or clerkship. Like, physically, mentally, emotionally, lahat ng aspects ng buhay nyo is ingungudgud niyan sa sahig. Ganong klaseng pagod. Yung gapang, lahat ng aspects, gumagapang ka na lang. Pero, malaking factor yung gusto mo yung ginagawa mo. Which is sobrang masochistic pakinggan na pagod na pagod ka na pero gusto mo pa rin yung ginagawa mo. But, yun. So, malaking factor yun. So, I would suggest na if you're gonna go into residency na after your boards, kasi ngayon, hanggang ngayon, di pa nilalabas yung resulta ng boards. Kasi feeling ko, the PRC is just, it's just fucking with you guys. Kasi lumaban kayo eh. Kumontra kayo sa kanila eh. Hindi kayo sumunod dun sa pinapa-board exam na kayo. Ayaw nyo pa. So, hindi ko naman kayo sinisisi na ganun yung naging decision nyo or anything like that. Ha? Kasi totoo naman, sobrang dami ng cases noon compared kung kailan kayo nag-board exam. Pero, alam niyo naman, boomers, mga senior, mga ganyang klase ng isipan, no? Ayaw mo sumunod, ha? O sige, pasusot, ganun. So, ayun. Doc Gelo, kung madidescribe mo yung mga bagay na na kakailanganin ng isang surgery characteristic na kakailanganin mo as a surgery resident for someone na hindi nakapag-rotate or gusto yung idea of going into surgery residency. Anong masasuggest mo sa kanila na characteristic na kailangan nilang i-build up or i-bring to the table kapag nag-apply sila? Siyempre meron, hindi naman kasi lahat talaga, kahit naman pre-pandemic, nakakapag-rotate sa surgery. Kasi may mga times naman kasi na mag-a-apply ka ng internship na wala ka rin naman talagang experience. Kasi parang hindi ka naman pinapag-assist. Kasi may time naman ako, kahit sa JR ako nag-intern, meron akong mga co-resident na hindi naman nag-assist ng OR. Co-intern na hindi naman ever nag-assist ng OR. Parang hindi naman kasi required.
Tapos kung ikaw gusto mo mag-surgery, di bibo-bibo ka, maki-assist ka dun sa mga residents mo. Pero technically, hindi pwede ka naman kasi mag-survive ng internship nang hindi nag-a-assist ng OR. Kaya technically, kahit na hindi ka nakapag, or ngayon, pre-pandemic, nangyayari na yun yung parang hindi ka talaga nag-rotate ng surgery. Kasi ano ba naman kasi yung mag-ER, ano ba naman kasi yung mag-ward? Kasi lahat naman ng ibang specialty, pwede ka naman mag-ER, pwede ka naman mag-ward. Iba lang yung pinofocus. Pero kasi yung makapasok ka sa OR bilang kahit OB clerk or OB intern, surgery clerk, surgery intern. Yun na kasi yung iba. Iba yun kasi yung difference natin sa as compared dun sa ibang specialty. Na yun nga kung as compared sa IM kasi hindi naman sila nag-assist sa OR. Parang pupunta sila dun para mag-intro-op, mag-assist ng patient. Pero hindi naman sila mag-scrub in. So technically, kahit naman pre-pandemic, pwede pa rin naman mangyari yung time na hindi ka naman talaga nag-assist sa OR. So suddenly, biglang nagbago yung isip mo. Ay, sayang. Gusto ko palang mag-OR. Kaya siguro ngayon, mas pronounced lang kasi yung mga taong gusto pa rin mag-apply kahit before ng surgery. Na gusto mag-surgery talaga is hindi naman talaga ever nila na-experience. Kasi meron kaming, ayoko naman din talaga mag-compare kasi wala naman talaga silang experience kasi dahil sa pandemic. Kasi meron kaming intern na hindi marunong mag-scrub, hindi marunong mag-dot. Nangyari naman talaga. Siyempre, nasa isip ko, expected ko na intern is alam na nila kung paano man lang magsuot ng gown. Nangyari naman yun sa akin nung clerk ako. Hindi ako marunong magsuot ng gown. Unsterile ko pa nga yung table eh. Sobrang hiyang-hiya ako nun. First na time ko mag-a-assist sa OR nung clerk ako, na unsterile ko yung table kasi pinatungan ko siya. Pinatungan ko siya ng gamit. Sobrang galit sa akin ng mga nurse nung time na yun. Clerk ako nun, sobrang galit ng mga nurse sa akin. Siyempre, hindi ko kasi alam. Hindi ko naman kasi talaga alam. Kaya sobrang laki na lang ng pagkaintindi ko dun sa intern kasi nangyari rin yun sa akin. Nang alam kong may time talaga na hindi mo talaga alam. So yung syempre intindihin mo na lang sila na ay ganito po. Tuturuan mo sila kung paano mag-scrub in, kung paano magsuot ng magdon ng the gown, magsuot ng gloves. Kaya kahit man lang konti, matry mo man lang ma-experience. Kasi ang ma-experience yung feeling na nasa loob ka ng operating room. Kasi, siyempre, hindi naman lahat ng operation 30 minutes lang, 1 hour lang, 1 hour 30 minutes, 2 hours lang. May mga procedures longer than that. And may mga procedures na, lalo ko dati, nung clerk nga rin ako. Ang pinaka-ayaw kong assistant ay clap call eh. Kasi bilang clerk, nakatayo ka lang sa tabi, hindi ka naman papahawakin ng instruments dun eh. Kahit nga man lang camera, hindi ka man lang papahawakin. So parang ano ka lang doon, nakatayo, nakastatwa ka lang doon sa isang tabi. Nanonood ka lang ng TV. Siyempre, bilang intern, magle-level up ka na, parang minsan papahawakin ka na ng instruments. Tapos bilang residente, yun, nagsiset up ka ng tower, gets mo na kung paano yung tower, gets mo na yung kung paano ano yung mga maneuvers na ginagawa nila, anong kailangan nila, tapos eventually, allow ka na nila humawak ng hawakin yung instruments na. Then, siguro ang best para dun sa mga hindi pa ever nakapag-try or hindi ginusto or hindi nabigyan ng chance na mag-rotate bilang surgery, tapos gusto mag-surgery is, hanap kayo ng chance na makapag-rotate kahit sa during moonlighting. Kasi meron eh. Merong chance na pwede kang mag-rotate or pwede kang mag-assist sa OR para dun sa mga moonlight na areas. Pwede naman eh. Then, kahit yung simpleng experience na yun, parang tingnan mo lang kung gusto mo siya. Kasi hindi mo na mababawi kung hindi ka nabigyan ng chance ng internship at clerkship eh. Hindi mo na siya mababawi kasi yun na yun eh. Pero bigyan mo yung sarili mo ng chance na malaman kung gusto mo ba talaga siya. Kasi iba naman yung... Pwede rin naman, pwede ka rin naman mag-try bilang mag-pre-res ka para lang malaman mo kung paano ba yung buhay ng isang residente sa surgery. Pero iba yung...
iba yung papasok kang walang alam as compared yung papasok kang alam mong gusto mo siya. Ah, yung hindi mo alam yung i-expect mo na parang ano, na parang maku-culture shock ka na lang. Ay, ganito pala dito. Ay, ano, wala pa lang ano, wala pa lang uwian, wala pa lang, wala, hindi pala pwede mag ano, mag CR break habang nag-OR, mga ganun. So tanda ko yung one story sa amin nung ano, kailan ba yun? I think 2019, meron daw isang clerk na nasa loob ng OR, nag-o-opera. Tapos, hindi ko na lang sasabihin kung sinong senior resident yun na andun. Pero, basta medyo mataray siya. So, ayun, baka may idea ka na. So, ayan, dalawa silang resident to, nag-OR sila. Medyo matagal na OR. I think yung, basta may pinagkakabit silang something. Hindi ko maalala. So, yung clerk na andun sa loob. And parang second or third assist lang niya yon. And then, sabi niya, in the middle of the OR, nasa kalagitnaan ng OR, bigla siya nagpaalam, nagsalita siya, sabi niya dun sa senior resident, sinabihan niya, "Dok, scrub out lang po ako kasi hindi pa po ako nakain. Kain lang po ako sandali." Tapos parang, oh my God! Nung kinikwento sa akin yun, natakot ako for the life of that clerk. Kasi sabi ko, oh my God, shit, seryoso bang sinabi niya yun dun sa resident na yun? And parang sobrang na-shock din daw yung resident na nag-OOR na ganun. Like, walang kaalam-alam yung clerk na hindi ka pwedeng bigla na lang mag-step out from an OR, lalo na kung siya may ginagawa siya, may nire-retract siyang something, ha. Tapos, nagpaalam siya ng ganun. Wala siyang idea. Tapos, parang na-shock din yung resident na parang inano na lang niya as a joke na sabi niya dun sa junior resident, "Hindi mo naman pala sinabihan na matagal to, eh." Parang ganun. So, sabi ko, oh my God, buti na lang good mood siya. O hindi. Ayun. So, anyway, isa sa mga na banggit mo na medyo pertinent, lalo na when it comes to your ano, to your specialty, is yung culture. Kasi ang surgery for some reason ay may culture kahit sa ibang hospital na ano, na parang medyo paano ba sabihin, medyo malakas yung seniority niya. Like, is it ano, totoo ba siya yung na matindi yung effect ng seniority? Kasi ako, ah, and from my personal experience, I've seen residents na napakwit because of bullying. Kasi meron naman talagang ganun, nangyayari talaga siya. It's sad, pero magaling sana yung resident na yun, kaso nung intern ako noon, eh. So, pero ayun, nangyayari talaga siya, eh. Sadly, nangyayari pa rin siya hanggang ngayon. Pero malakas ba talaga yung ano, yung seniority when it comes to the ano, the yung specialty na surgery, you coming from a private hospital and then nag JR ka na and currently a resident, what can you say about that topic? Siyempre, kunyari, wala yung mga senior mo dun sa comments. Siyempre, iba-iba naman yun per department, per hospital, or kahit kung pare-pareho kayong surgery per hospital. Iba-iba yun, eh. Hindi mo masasabi na same yung culture sa BATMC as compared sa culture sa JR. Kasi depende rin yun sa una, sa type ng tao na nandito. Kasi kami, mga taga Batangas kami, taga Calabarzon, as compared dun sa mga taga ano, taga Manila na, or sa example sa JR na from all areas, or kahit nga taga Mindanao, taga Visayas, kasi kami bihira naman kaming makakita ng mga tao from hindi taga Calabarzon, eh. Usually taga dito lang din. Kaya yung mga ugali naman is medyo same as compared dun sa mga nasa ibang lugar na, syempre may iba't ibang mga pinagkalakihan yung mga yun.
Sa seniority naman kasi, well, di mo naman kasi siguro matatanggal. Kasi siguro ang isang reason na nakita ko bakit ganun is kasi sila yung aasahan mo. Bilang junior, merong responsibility yung senior na buhatin ka. Na sila yung magtuturo sa'yo, sila yung mag-discipline sa'yo. Technically, sila yung magpapalaki sa'yo. Kaya gets ko naman kung bakit sila nagagalit. Kasi dumating na rin yung time na nagalit na rin ako sa junior ko kasi hindi nila magawa yung kung ano yung dapat nilang gawin. Which na-realize ko na kaya man pala nagalit sa akin dati. Kaya naman pala ako pinagalitan. Kasi ganito naman yung ginawa ko. Tapos ngayon ginagawa nila sa akin. Kaya naman pala. Realize mo din naman, di naman kasi lahat ng ano, di naman kasi lahat ng dahilan bakit may seniority is masama. Kasi yung best reason bakit merong seniority. Kasi sila yung dahilan bakit ka matututo. Sila yung magbibigay sa iyo ng kaso. Sila yung maghuhulma sa iyo kasi other than your consultants eh. Hindi naman kasi laging nandiyan yung mga consultant, pero laging nandiyan yung mga senior. Kaya may dahilan naman talaga bakit may seniority. May dahilan naman kasi bakit sila yung mas senior kasi syempre sila yung mas may experience at may dahilan bakit ka dapat sumunod sa kanila kasi doon din sila lumaki, doon nila sa tingin nila yung tamang paraan para matuto. And yun yung way nila kung paano magturo. Kung yung sa seniority na totoxicing ka, nabubuli ka, ibang usapan na yun. Pero syempre, bilang eventually magiging senior ka, parang dun mo lang marirealize kung anong klaseng senior mo ba gusto maging. Kasi kung gusto, kung ayaw mong ma-experience yung na-experience mo dati, hindi mo siya ipapakita eh. Gagawin mo lang yung mga bagay na tingin mo ang tama para matuto yung junior mo. Kung ayaw mo ng ganitong ugali, huwag mong gawin. Pero kung okay lang sa'yo, ipagpatuloy mo. Pero isipin mo rin kung anong mangyayari after. Kasi kung mali na yung ginagawa to start with, tapos pinagpatuloy mo lang. Pinasa mo pa. So, one thing is, ang seniority sa surgery is kailangan siya. Kailangan siya for the reason na hindi kasi tayo yung specialty na pwedeng tropa-tropa lang na yung junior mo pwedeng magka-level sa senior. Kasi hindi talaga. Kasi merong added responsibility yung mga fifth year, yung mga fourth year. Yung mga seniors natin, may added responsibility sila for the patients. Kasi yung pagkakamali namin bilang junior, sa kanila mapupunta. So the reason bakit nila kami pinapagalitan is para malaman namin ano bang mali ginawa namin. And eventually, naiintindihan ko naman, hindi naman silang may kasalanan, silang mapapagalitan. Gets ko naman. Alam ko naman nangyari yun, kaya nagagalit sila. Pero kasi, parang ganun din. Pero it's their way of showing na mali naman kasi talaga yung ginawa mo. Kaya eventually darating ka rin kasi sa point at dapat darating ka rin sa point kung nasan sila. At dapat alam mo kung ano yung tama. At hindi ka papayag na ganun yung nangyari. Dahil lang hinayaan mo or pinabayaan mo. Or ano. Kasi alam ko namang alam nila kung ano yung paano yung kalakaran. And alam naman nila talaga kung ano yung dapat mangyari sa certain situation. So, kaya important yung seniority kasi para malaman mo rin kung ano yung lugar mo. Kasi hindi ka pa nakakaabot sa ganong level. Kasi yung sa surgery kasi parang you earn the right to level up. Kasi hindi ka naman bibigyan ng kaso, hindi ka naman bibigyan ng OR kung hindi ka pa worthy. Kung sa tingin nila hindi pa nila kaya or kung sa tingin nila hindi pa nila
wala, kumbaga wala pa akong experience or hindi pa ako worthy mag-appendectomy. Parang, alam, they would know. They would know if bibigyan nila ako ng opportunity. Kasi kung sa tingin nila parang may nagawa akong okay, may ano, ay, si Gelo, okay, medyo okay na mag, ano, mag... Mukhang mabibigyan ka ng ex-lap next duty mo eh. Nako po. ang kumbaga, problema pag nabigyan ng ex-lap, ako rin magde-defend sa conference. Bakit mo daw binuksan? Anyway, so I think ang takeaway natin from this would be ano eh, senior, may good and bad seniority. Like hindi siya dapat i-take as negative palagi. Kasi ako rin naman I've experienced that. Pero ang thing kasi is how you express yung pagiging senior mo. Kung kasi merong ano na, may mga usually naman kapag ano kapag sa kahit anong department to ah, kapag napagalitan ka, it means most likely you did something wrong and they're trying to correct you, pero there's a right way and there's a wrong way of correcting people, lalo na kung minsan trabaho mo rin as senior kasi first time kong maging senior kasi ngayon lang ako nagkaroon ng junior, no? Kailangan kilala mo rin yung kausap mo eh. Paano mo siya i-approach the best way na matututo siya? Kasi some people respond to anger or to tough love better than others. And there are others na minsan mas kailangan mo siyang medyo soft lang yung approach mo sa kanya. Pero either way, you're trying to convey na may problem and it has to be corrected. So, and ayun nga, yung ay sobrang agree din ako dun sa sinabi mo na ano, na ano yung sinabi mo? yung ano nga yun? May sinabi kay na nag-a-agree. Sabi ko mag-a-agree ako dito sa sinabi niyan tong ano. Yung oh my God, biglang nawala yung iniisip ko. Yung kapag nakita mo na ginawa sa iyo and hindi na maganda, huwag mo nang gagawin sa iba. Kasi ang nangyayari minsan, ano eh, gantihan, parang ganun, na nakakalungkot na may ganun, pero hindi dapat na ginawa sa akin to, so gagawin ko to sa iyo. Ganun. Kung ano siya, kung you're learning from it, oo, sige, tuloy mo. Pero if it's bad, yung nananadyang manoksik, yung mga pagagalitan ka for a prolonged period of time, like, pwede mag-move on, no? Natuto din naman ako. Yung mga ganong klase ng, ano, ng approach, yung pag-initan ka na, kasi yung mga ganon. Kapag nakita mong ginawa sa'yo and you don't agree with it, then you change the culture na. Huwag mo na ipapasa sa iba. Huwag mo nang igaganti sa mas junior sa'yo. So, yun din yung isang sobrang agree ako dun sa sinabi mo. So, we are nearing the end of our interview, no? So, ano lang, for my final, kumbaga, talking point, if meron ditong mga doctors or future doctors na naghihintay ng board results nila na they're thinking about going into surgery, mapa government man yan or mapa private, usually kasi ang nakikita nila is ano eh, puro positive when it comes to apply kayo sa amin kasi ganito, ganyan, ganyan. Yun yung lagi nating ipinakikita. Pero ang hindi nila nakikita is yung negative, which is imposibleng wala. So, for you, ano yung mga negatives of going into or hindi favorable compared to other residencies
ano yung mga negatives ng going into surgery or choosing surgery as a residency? One is nakakapagod siya. Yun nga yung tulad ng sabi ko sa'yo na iba yung alam mo lang siya. Kasi syempre you get to see other residents 2 rounds. Magra-rounds lang sila, sulat lang sa chart. Pero ikaw, may iba ka pang gagawin eh. Maglalagay ka pa ng NGT, maglalagay ka pa ng IFC, maglilinis ka pa ng sugat. Pag may kailangan kang i-flash, i-flash mo. Pag may kailangan kang gawin bedside, gagawin mo. May mga procedures ka pa na kailangan gawin other than doing your rounds. So, hindi naman siya con kasi syempre yun naman talaga yung ano. Pero mas nakakapagod kasi siya. Hindi siya compared dun sa ibang department na pagkatapos mo magsulat sa chart. Kasi syempre nasa government din kami. Lahat ng sinusulat namin, kami rin ang gagawa. Yung mga simpleng ultimo, minsan ultimo mag-e-extract, kami pa rin gagawa. Do syempre meron naman tayong mga medtech, meron naman mga iba na mga respiratory therapist. Pero kasi at a certain time, lalo na pag emergency, kami naman talaga gumagawa. And also pag sa mga ibang areas, mga special areas, pag na hindi sila pumapasok or hindi sila pumupunta or hindi pumupunta ng ibang mga allied health professionals natin, kami gagawa. So may added na bulk ng trabaho para sa amin. And nakakapagod siya. Hindi siya ano eh, hindi siya yung nasa isip ng mga tao na pag naging doktor ka, magsusulat ka lang, mag-o-order ka lang. Hindi eh. Akala ko nga ganun lang. Pero syempre, through experience, malalaman mo na ganito pala ginagawa. Ganito pala yung kalakaran pag government, ganito pala pag private. Kasi nakikipagkwentuhan din naman tayo sa mga iba nating kaibigan galing sa ibang hospital. And iba talaga kung paano gumalaw yung residents or yung mga, kahit nga yung mga staff sa government compared sa private. Kasi at least sa mga private, meron naman kasi mga pwede mag-extract for you, pwede mag-ECG, kahit nga ECG. Pwede mag-ECG for you. Pero dito sa government, ikaw ang gagawa. So, ikaw ang gagawa ng lahat. Dapat marunong ka. Kasi, lala ko dati, first time kong nung intern ako sa JR, hindi ako marunong mag-extract. Kasi, wala akong alam. Hindi ko nga alam na dapat pinaprime yung IV line. Eh. Na totoo lang, first time ko nakita yun, pala dapat, akala ko ikakabit lang sa swear. Promise, hindi ko talaga alam nung time na yun. Sobrang dami kong natutunan nung unang beses akong umapak nung intern ako sa ibang hospital. Kasi may mga bagay na hindi tinuturo na dapat alam ko, pero hindi naman ako nabigyan ng chance nung clerk ako. Then, yun nga, yung dapat mong i-expect, the cons na, mas mabigat kasi yung trabaho mo as compared sa ibang department kasi may iba ka pang iniisip eh. Kasi maliban dun sa ginawa mong management, nag-opera ka kasi. So, simpleng-simple lang na sugat, alalahanin mo pa. Tama ba yung, okay ba yung ano mo, yung repair mo, okay ba yung operasyon na ginawa mo, na lahat ba ng bleeders sa loob ay na natigil mo. So, madami ka pang poproblemahin other than yung medical part kasi meron ka pang pre-operative care, intraoperative na decision making and post-operative na management. Lalo na pagdating na sa mga complicated cases like yung mga kailangan ng ICU, 'di ba? So, ano siya? Physically, mentally exhausting and also physically exhausting. Kaya ano siya, kung gusto, yun nga, kung ano man ang pinaka-con man or pinaka hindi man siguro naiisip ng mga tao pag pumapasok sila sa residency surgeries, nakakapagod siya. Kaya, more than yung pagod ng other departments.
So, yun lang naman yung ano, yun lang naman yung, kasi yun yung kailangan, it's ano, it's a pro, and it's also a con. Kasi, other than yung pro mo na you get to experience or you get to learn skills na hindi naman ginagawa ng ibang department. Pero, at on the other side, nakakapagod siya. Isa pa lang usual question ng mga tao when it comes to going into residency sa ano sa isang government hospital is gaano ka-involved yung mga consultants when it comes to your operations, yung mga OR nyo, are they present, nagsasuggest ba sila or kailangan nandun sila kapag ka-ooperahan nyo, or gaano sila ka-involved sa learning aspect ninyo? Well, mahirap kasi ngayon i-compare kasi ang inabutan ko na kasi is online. Siyempre, naabutan ko pa rin yung first few months na. Napunta naman sila, lalo na sa mga elective procedures. Nandun na sinasamahan nila yung residents, lalo na if mga first cases, index cases, nandun sila. Lalo na if nag-ask ka na gusto mong sila makasama, tuturuan ka nila. And siguro yun yung isa sa mga best ways of learning. Kasi nakikita mo kung paano sila kumilos, paano yung mga techniques na ginagawa nila. And through experience, syempre kasi sila, alam na nila kung anong gagawin nila. So yung mga experience na nakuha nila, yung tingin nila ay tama na maneuvers, is nakikita mo. And same goes lang naman din for private and government hospitals na required naman din talaga siya. Kasi hindi naman talaga dapat pabayaan ka lang na hindi na, kumbaga, mag-o-opera ka nang hindi mo alam ang gagawin mo. Siyempre, dapat at least may senior ka na nagbabantay sa'yo. And if walang iba or if complicated talaga yung case, na may consultant na nandiyan na nakaantabay. And with the learning process, other than, siyempre, assisting with your ORs, nag-assist naman talaga sila eh. Sumasama sila sa'yo, lalo na if you ask. Then with the learning process, during OR, intraoperatively, preoperatively, magre-refer ka pa lang. Siyempre, tatanungin ka na ng mga consultant, like, sure ka ba? Sure ka ba sa diagnosis mo? Yun pa lang. Lalo na yung unang-unang beses na nagre-refer ako, parang, sure ka ba? Ganito, ganyan, ganyan. Tapos, eventually, na doon ka na natututo eh, initially, kung paano ka mag-refer ko, initially, paano ka mag-send ng mga, or kahit nga sa seniors mo man lang, magre-refer ka sa kanila ng mga patient. Doon ka pa, doon pa lang, matututo ka na eh. Then, seniors, pag okay sa tingin nila, okay na sila, deserve mo na mag-refer sa consultant, magre-refer ka na sa consultant. Then, yun pa lang, learning process na yun. Yun pa lang na tututo ka na. Tapos, syempre, sasama sila sa OR. Tapos, syempre, dati nga, yun nga, nung pre-pandemic na dati, nagra-rounds naman yung mga consultant na sa mga private patients nila. Then, nakikita mo naman sila. Tapos, yun nga, yung mga conferences natin weekly, na ngayon ay daily na ngayon kasi may Zoom. Mas madali na eh. So, no matter how effective or ineffective that may be, nandun sila to also give advice and correct us if meron man silang nakitang mali. Kaya nandito ko sa institution na ano naman, nangingialam naman sila. Hindi naman sila, hindi naman nila pinababayaan or hinahayaan na lang na bahala ka na. Hindi naman ganun. Kasi some people think na ayoko mag-government kasi kapag ka dyan, bahala ka na dyan. Ikaw na lang gagalaw, yung ganun, parang ang magtuturo na lang sa'yo, senior mo. Which is, hindi pala totoo. Kasi kasama, involved pa rin talaga yung mga consultants. Kasi di ba minsan, pagka inire-refer nyo pa lang, tinatawag nyo pa lang, dun pa lang parang dinidescribe nyo na kung paano nyo i-approach yung OR, saan nyo i-open, paano nyo lilinisin, yung mga ganon-ganon. Kasama na dun sa tawag yun, di ba? Oo. Na ano na yun, parang part na rin yun ng process na para ma-involve sila sa patient.
Lalo na pag hindi ka pa talaga experience. Kasi kung, syempre, kung ano ka naman na, kung third year ka naman na, fifth year, fourth year na nag-refer ng appendectomy, siguro naman. Oo, baka naman. Baka naman. So, hindi na siguro sila masyado madaming tanong. Kaya, yun lang. So, okay. So, I think we've covered naman na everything. If dun sa mga future na manonood nito, since this will be uploaded on YouTube, no? If you have any questions regarding the residency program or kay Dr. Gelo, you could type it down in the comments and I'll try to ask him your questions and then I'll get back to you as soon as available kami pareho, kahit sa reply lang, no? Also, isa dito sa mga nakikita ko dito sa chat ng mga senior mo, no? Very curious sila. Paano ka daw ba lumiligaya sa duty? Ano bang mga nagpapaligaya sa'yo? Sino ba? Ano? Bakit ba? Ano ba to? Anong, naku-curious ako eh. Kasi dati, yun na, yung clerk kita, alam ko kung sino nagpapaligaya sa'yo. Pero ano, ngayon, kamusta? Ano to? Please answer the question. Mga scam yan, mga scam. Mga pagbalik mo sa duty bukas, iba na tingin ng mga tao sa'yo. Na naka-pressure. Naka-pressure. Alam na nila yan. Oo. Alam nyo naman na daw po pala, ma'am. Mga ma'am at mga sir, alam nyo na daw po pala. So, mukhang hindi pa ito yung tamang panahon sa pag-amin ni Gelo, doctor. So, ano, baka daw sa future. Eh, mapilit si Ma'am Rubilin. No? Ano daw? Answer the question. Duty po, duty. Duty. Sa duty na lang daw, doc. Ayun, so, Chong, maraming salamat. I'm sure malaking tulong to sa mga nagko-contemplate mag take ng surgery as their residency. Kahit medyo may problema tayo with the internet, at least yung audio tuloy-tuloy yung audio eh, kahit minsan nagpi-freeze yung video natin. Pero I'm sure maraming natulungan to na maraming matutulungan in the future to na mga interns or future clerks. Madaming mas makakaalam, mas makakakita dun sa ano ba talaga yung nangyayari sa residency ng surgery. So, ayun lang. Maraming salamat. Thank you for guesting dito sa podcast natin, no? And I hope to see you around kasi syempre pag graduate ko, mag-rotate ka sa amin, 'di ba? Ha? Yung mag-rotate ka sa amin. Oo, mag-rotate ako diyan, most likely. Akala ko nga mag-rotate ka na ng ER eh. Oo, diba? Nga, that's, yun nga. Parang dapat ata mag-rotate si Ma'am Aya at saka si Neil. Oo. Na ano kami, ewan ko. Parang problem with the MOA yata. So, ang nangyari was, pinag-ano muna kami. OB kami ngayon ni Nile. So, nasa JM kami. So, ayun, vagina party. So, ayun. Isa pa yon. Maghahanap din pa pala ako ng may interview na OB. Pero, ayun. Baka next year. Most likely next year. Sila Aya, ako. Lahat kami, actually. Next year. Kasi gusto talaga ng TO namin na mag-rotate kami dyan. Buti na lang may bahay ako dyan malapit. So, ayun. See you around, pare. Thank you. Thank you for guesting and I hope hindi ka toxic sa duty mo. Maraming salamat. Pwede ko lang din yung chance na mag-promote. Baka gusto nyo mag-apply sa amin go. Sa Batangas. Baka gusto nyo mag-apply sa Batangas Medical Center. Okay naman. Okay naman.
Oh, lalo na kung taga Batangas kayo, doon kayo mag-aano, doon kayo mag pa-practice, 'di ba? Oh, di apply kayo sa Batangas and also yung sweldo nila mas malaki. Mas masarap. Okay naman. Yung okay din naman. Kumpara mo sa sweldo sa private, no? Mas nakakawala ng pagod ng slight yung sweldo nila kaysa sa amin. So, ayun. Sinong kakontakin in case na no? Naalala ko lang yung ano, yung sinasabi mo nga kanina na ano, parang malaking factor talaga yung kung saan ka magpa-practice. Kasi last na to, parang ano lang. Kasi doon ko lang na-realize kasi syempre na dito nga, nakilala mo na kasi yung mga consultant eh, para kasing yung mga surgery dito sa Batangas. Halos sila-sila lang din. Halos puro sila lahat nandito sa Bat MC. Kaya sabi ko, oh, sobrang laki ng opportunity na binibigay sa'yo kasi may kilala mo na sila eh. Tapos nakasama mo yung mga hospital na ino-offer ng mga stocks. Pag nakita mo, ay, puro consultant ka nandito. Wala lang, parang ano lang, additional ano lang, added benefit lang para sa mga gusto mag ano sa probinsya nila. Diskarte na rin sa buhay. Oo, sige, kunyari mag-training ka sa Manila, malaking institution, ganyan. Nagawa mo lahat ng procedure, state of the art equipment. Oo. Pero saan ka ba magpa-practice? Umuwi ka rin sa probinsya nyo, wala yung mga equipment na yun doon. Bago ka doon, hindi ka kilala ng mga ibang doctors doon. Paano ka nila re-referan, di ba? Ay, may doktor pa lang ganito. Siya ba yung on-deck ngayon? Hindi ko siya kilala eh. Ayoko sa kanya kasi pasyente ko to matagal na. Doon ko na lang ito i-refer doon sa matagal ko nang kilala. Kay Dr. Ozaeta na lang. Yun. Ganun yun. Isa yun sa iti-take into consideration nyo sa paghanap ng ano ng residency program. So, in case pa rin na interested sila na mag-apply sa inyo sa BATMC, where can they contact you? How can they contact you? Facebook page or anything? Actually, di ko memorize yung details. Pero kahit mag-message na lang din sa BATMC Surgery na Facebook page, siguro naman may magpo-post na lang kami ng details doon para sa mga gusto mag-apply. Ayan. Ayan. So, if you are interested in applying sa kanila sa BATMC, ilan slots nyo? Recently, parang 5 per year. Oh, dami. Ang dami. Considering na malaking hospital and malaki rin yung sweldo sa inyo. Ang dami kasi sa UMC, 4 lang, minsan 3 lang. So, ayun. So, dun sa mga nagko-contemplate na mag-take ng surgery as their residency, tapos dun kayo nakatira around the area, why not, 'di ba? Try nyo. Yun nga yung sinasabi namin ni Doc Gelo. Try nyo i-experience yung residency program muna before ayun nga. Yun nga yung sinasabi ko. So apply kayo pre-res. Tandaan nyo, yun yung lagi nyo sinasabi sa ibang vlogs. Pagka pre-res, hindi lang sila yung nag-evaluate sa inyo. Dapat kayo rin ini-evaluate nyo rin sila. Masaya bang kasama tong mga to? Mas matino ba tong mga to? Okay ba dito sa hospital na to? Kasi doon nyo lang sa pre-residency talaga ma-feel eh. Kasi kahit ba doon ngayon nag-internship, iba, yun nga yung sinasabi ni Doc kanina na iba pa rin yung responsibilities mo. Kahit pre-res ka pa lang, syempre hindi pa rin ganun katindi. Pero mas level up na. Ginagawa mo na siya as a doctor. So, ayun. So, yun lang. Marami pong salamat. Thank you for spending the night with us. It's 9:30 and thank you for watching. It's been me, Doc Junji, and Dr. Gelo Ozaeta. Yes. Last piece of advice para dun sa mga gusto mag-surgery. Don't go into surgery. Huwag na. But if you find the reason na gusto mo pa rin siya gawin every day, then by all means, gawin mo. Totoo. Parang not for the yun way. Naman talaga lahat ng ano, if kahit kami, advice namin, kung
kung naiisip nyo mag-EM, eh, baka wag muna. Mag-isip-isip muna kayo kung gusto nyo talaga yung stressful na buhay na kagaya ng sa amin. Tapos kung gusto nyo talaga, saka kayo mag-try. So, ayun, pare. Thank you. And I'll see you around, see you soon kapag nag-rotate na kami dyan. Thank you po dun sa mga seniors ni Gelo na naandito sumuporta sa kanya. Maraming salamat sa pag-join sa ating ano, sa ating comment section. It's been fun, lalo na yung mga hirit ng mga senior mo dito. Lalo, may pedia pa nga yata dito na ano eh. Sabi, sige Gelo, wala kaming naririnig. Okay lang. Ayun po. Maraming salamat for joining us. Thank you and good night. Thank you. Thank you. Bye.